Okay, isang magandang araw po sa anong panikin ng mundo. Ngayon po ay gagawa tayo ng tali o panghapon ng ating mga alagang kambing. So, apat po yun. Yung dalawa meron na. So, dalawa lang po yung gagawin ko. Ito naman po ay 15 metros. Yan, medyo hindi po ito kalakihan. Kumbaga, malaki pa po yung aking hinilit. Ayan. Nakalimutan ko po yung sukat nung luwid na to, kambing lang naman, so pwede na po to. Ayan. So actually, yung pong iba, mas malaki dito. Pag malaki yung kambing nyo, lakihin nyo yung panghapon. Ako po, malit lang yung dalawang lalagyan ko, kaya pwede na rin po itong gawing panghapon. So, samahan nyo po ako na ipakita sa inyo kung paano ang paggawa ng, simpleng paggawa ng panghapon ng ating maalagang kambing. So, hatiin ko po ito sa tatlo. So 15 meters, so take pa 5 meters lang sila. So ito po, pakita ko. Kailangan po natin, of course, tali. So meron tayong kutsilyo na pamutol. At the same time, kandila. Ito yung pag magagawa tayo ng buhol. So ito po, kailangan natin hatiin sa tatlo. Paano to hatiin sa tatlo? Wala kang metro. So napakasimple lang naman po. Puro ko sa inyo. So ito yung unang putol. Papantayan mo lang yung dalawa para maging tatlo. Okay. So putulin natin. So ito na po yung isang putol. Putulin natin ito. Kasi malabla eh. Matalim. Ayan na, tatlong putol na siya. Ngayon, yung pagbubuhol naman po yung ating gagawin. Pagbubuhol po, madali lang. Of course, ang kailangan natin is kandila. Hindi na may kandila. Para napakasimple lang po ng pagbubuhol. Ito, may mga string to, diba? So, ayan. Gagawin nyo po. Napakasimple. Ayan, so, ibuhol yung ganon. So, ayan yung unang buhol. Ayan, nakita nyo. Ayan, sumunod. Ganon din po. Same pattern lang. Buhol nyo ulit. Sa hatakin nyo lang siya para siya maghigpit. Oh. And then, ganun po ulit. Buhol ulit. So, tatlo yung string niya. Tatlong buhol siya. Oh, silahan nyo lang. Sinakalak. Yung iba, pinupukpok pa to para humigpit. So, pwede rin pong pukpukin yan. So, ayan yung buhol na makita nyo. Ayan. Yan yung unang buhol. Ngayon, maliit lang po yan. Doon sa lak na gagawin natin, kailangan mas malaki. So, what's the next step? Ibubuhol mo ulit siya. So, ayan na. Yan na yung malaking bulyos na tinatawag. Ako po, ganito akong maggawa. Yung iba, yung tatay ko, mas magaling sa akin. Sa kanya ko lang natunan ito. Mas magaling tatay ko magbuhol nito. Kaya lang, may ginagamit po yung sungay ng kalabaw eh. So, ayan na po. Ito na po yung sunugin natin ngayon. Ah,
Ano, sunugin mo hanggang sa sunugin mo siya hanggang dun makarating dun sa unang buhol. Itim lang talaga siya. That's a part of process. Kasama po yun sa diskarte. Huwag mo lang kayang magliab. Ngayon, pag malapit na siya sa pinaka-bowl mismo, ayan, nakita nyo. Saka mo na siya ngayon, parang bibilugan mo siya. Makikita ko sa inyo. Yung pong kanya-kanyang diskarte, ako ganito po akong gumawa. Yung iba mas magaling. Talagang nabubuo yan. And then, ito po yung finished product na buhol. Yan. So ngayon po, hindi mo na kahit tanggalin yan. Ang diskarte naman po dyan, paggawa ng panleg, eh, napakasimple. Sukatan mo yung kambing, nare, yung leg ng kambing, kasi yung laki ng braso mo, ganyan lang po kasimple. So, bibigyan mo lang siya ng agwat. So, ayan. Nare, ayan na yung leg ng kambing. Kasi laki ng braso mo yung leg niya. So, ayan po, pwede na yan. So, ito na po yung kanyang panleg. Or, kung mas malaki, pero naman pong hita, parang hindi mo nalapitan yung kambing mo, di po ba? So, gamitin mo yung hita mo. So, ako po, tatansyahin ko lang at ang diskarte po dito, kailangan dito, meron kang hose na ilalagay dito. Ay, kuha po tayo ng hose. Tapos, pag may hose na po, kunyari, ganito kalaki siya. So, buhol mo lang po siya doon. Ayan. Binuhol mo. And then, ito na po yung pinakalak. There it is. Yan na po yung panghapon. O yung panleg ng kambing. Yan lang po kasimple. So, lalagyan po natin ito ng hose. Okay, so, kailangan po, mayroon din tayong hose. So, ito po yung hose na nagamitin ko. Ay, papaloob po natin. Susurot po natin dito yung panghapon na ginawa natin doon sa kambing. So, sinukatan ko po yung kambing. At ito po yung sukat. Kaya kailangan buwasan natin to. There you go. So, ito na po yung kanyang nagiging panghapon. Susulot lang po natin dito sa hose na sinukatan sa kambing. So, ayan po. Tapos, halagyan mo lang po siya ng bowl dito. Po yung buhol. And then, dyan mo lang ipapasok yung bowl na ginawa natin kanina. Yung bulyos. And there you go. Ayan po, yung magiging panleg ng ating kambing. So, hindi na po makakawala dyan yan. Nakalak na yan. Yung pong iba, pinuputulan, ganito lang kahikli yung kanilang pang panleg. Ako naman po, ang ginagawa ko, panghapon po talaga. So, mga isang method kalahati gagawin natin panghapon. So, yun lang po. Yun lang kasimple.